Maligayang Pasko ng pagkabuhay. Palakpakan natin ang ating risen Lord and Savior. The most important teaching of Christianity, that Jesus was raised by God from the dead. Maraming mga pagkakaiba-iba kumisan ang mga turo ng iba't ibang mga sekta ng mga Kristiyano, pero isa ang talagang tunay na nag-iisa at nagbibigkis. Ito ang pagkabuhay na muli. John 2:18, the Jews then responded to him, "What sign can you show us to prove your authority to do all this?" Mahalaga na patunayan ni Jesus kung siya nga ba ay anak ng Diyos, siya nga ba ay talagang sugo ng Diyos, at meron ba siyang karapatang gawin ang mga pinaggagawa niya. Resurrection, the ultimate sign. Ang sukdulang patunay, ang pagkabuhay na muli. Salamat amang Diyos sapagkat kayo ang bumuhay kay Jesus na aming tagapagligtas. Kayo ang bumuhay sa lahat ng mga kahulugan ng kanyang misyon para sa amin. Turuan niyo kami na lalo pa naming maunawa ang lalim, lawak at taas ng kahulugan ng pagkabuhay na muli ni Jesus. Kayo mangaral, pagpalain niyo po ang iyong mga anak, at lalo niyo pong bigyan ng mga luwalhati ang iyong sarili, O Diyos, sapagkat kayo ang karapat dapat tumanggap ng lahat ng ito. Pinupuri namin kayo sa ngalan ng buhay naming tagapagligtas na si Jesus. Ano ang mga nangyari sa kasaysayan? Taon-taon, di ginugunita, alam natin na sa araw na ito na atin ngayon pinagdiriwang, ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli mula sa kamatayan. At ito ay sa pakalaking patunay, pinakamalaking patunay, na siya ay kinalulugdan ng Ama sa langit. What are God's affirmations of Jesus? Ang tanong, anong patunay mo na may karapatan ka? Anong patunay mo na ikaw nga ay may hawak na katotohanan? After baptism, God in heaven affirmed Jesus. Matthew 3:16-17, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Kay Jesus ipinakita ang bumabang Espiritu sa anyo ng kalapati. Hindi totoong kalapati, sa anyo ng kalapati. It's an affirmation by the Father to Jesus that God is delighted with him and what he has been doing so far. At sa teksto ng nakasulat ay maaaring nadinig din ng marami, or at least ni John the Baptizer, ang tinig na nagmula sa langit. Isang pagpapatotoo at pagpapakilala kung sino si Jesus. God affirmed Jesus in the Transfiguration even more dramatically. Matthew 17:1-6, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya." Ang itinuro si Jesus, hindi si Moses, hindi si Elijah, si Jesus. Sabi ng tinig, "Ito ang anak ko, kinalulugdan ko, sa kanya kayo makinig." And of course, as we celebrate today, God affirmed Jesus by the resurrection. Acts 4:10, si Jesucristo na inyong ipinako sa krus ay muling binuhay ng Diyos. Nabigo ang tangka ng mga religious leaders ng Israel na patayin si Jesus at ilibing kasama niya ang kanyang mensahe
sa pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan ay bumangon din kasama niya ang kanyang mensahe ng kaligtasan, kaligtasan mula sa mga pahirap ng relihiyon, kaligtasan mula sa kaparusahan ng kasalanan, kaligtasan mula sa mga pagdurusang gawa-gawa rin ng tao. And of course, God affirmed Jesus in the ascension. Na matapos ang ilang araw, si Jesus ay umakyat sa langit, kitang-kita ng mga maraming saksi. Acts 1:9, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. And God affirmed Jesus with the return of the Holy Spirit. With the return in the Holy Spirit and as the Holy Spirit. So, yun ang nangyari kay Jesus na siya'y binuhay. Ano ngayon ang nangyari sa believers? John 14:16-19, sabi ni Jesus, bago pa mangyari itong pagdating ng Espiritong Banal, dadalangin ako sa Ama upang kayo ibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng Katotohanan. Hindi ko kayo iiwanang mga ulila. Babalik ako sa inyo, kaunting panahon lamang, at hindi na ako makikita sa sanlibutang ito. Ngunit, ako yung makikita ninyo. Sapagkat buhay ako, mabubuhay din kayo. So, ipinangako ni Jesus, pag alis ko, hindi kayo mauulila. Saglit lamang, hihilingin ko sa Ama na ipadala ang Espiritu. Na yun, ay parang ako na rin. Aalagaan ko kayo sa pag-aalaga sa inyo ng Espiritong Banal. At yun nga ay naganap. Acts 2:1-3. Nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecost. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit. Natulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Wala na si Kristo sa lupa. Nangungulila ang mga tagasunod ni Jesus. Ang ginagawa nila ay nagtitipon-tipon sila, nananalangin. Humuhugot sila ng lakas mula sa isa't isa. At biglang nangyari ang naganap. Kapistahan noon ang Pentecost. May nakita silang para mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At naganap na, dumating ang Espiritu. The resurrection is the supreme stamp of approval and honor bestowed by God on Jesus. This is the singular moment in history that changed everything. And it gave birth to the Jesus Church. When Jesus was affirmed by heaven to be the Son of God, the Savior of the world. At dahil dumating ang Espiritu na ipinangako, at dahil si Jesus ay nabuhay na muli, at ngayon ay nakaupo, nakaluklok sa kanan ng Ama, ano ang mangyayari sa atin na mga naniniwala? 1 Corinthians 15, mahalagang suriin natin kung anong epekto sa atin ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Malinaw na ang kwentong siya ay nabuhay, anong kahulugan nun sa atin? Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. So the church, right after the Lord, went back to heaven, theologized and crystallized the meaning of the death and the resurrection of Jesus. Na ito ay kasama sa redemptive work of God, that Jesus would die in our place, that Jesus would live again in our place and in our behalf. So parang si Kristo yung champion natin. Di ba may mga champions? O maglalabanan si David and Goliath, pag natalo si David, talo ang buong Israel, pag nanalo si Goliath, panalo ang buong Philistine. So may champion. Sa paglalabanan ng champion, ang panalo ng champion mo o pagkatalo niya, eh yun din ang pagkatalo o pagkapanalo mo. Our champion won and lived again. Kaya sabi, dahil dyan, may buhay tayong walang hanggan. So inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. At siya'y nagpakita kay Pedro at sa kasalabing dalawa. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon,
Sinasabi kasi ng iba, ilusyon lang nila yung pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan, guni-guni. Kaya pinapaliwanag, ditong mabuti, nagpakita siya kay Pedro, nagpakita siya sa 12, pagkatapos higit 500 kapatid na nagkakatipon. Kung bakit hindi inireport nitong nagsusulat na ito, na unang nagpakita sa mga babae at kay Maria Magdalena, ewan ko sa kanila. Pero talagang sa babae, unang nagpakita ang Panginoon, alam natin yun. Pero ngayon, wala dito sa report. Kaya dapat binabasa mo yung buong report sa iba't ibang libro, sa iba't ibang chapter. Sa katunayan, kung merong dapat mag-preach ng resurrection ni Jesus on Resurrection Sundays, dapat puro babae. Kasi sa babae siya unang nagpakita at babae ang unang nag-preach ng resurrection. Pero alam niyo naman, the last 2,000 years, masyadong male-dominated ang religion. Pati tuloy yung mga tunay na role ng mga babae na ilalagay sa isang tabi dahil yung mga lalaking nangunguna, laging iniginigilid-gilid, nilalagay sa mga sulok-sulok ang mga kababaihan. Sa pagpapatuloy nitong binabasa, marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Subalit patay na rin ang ilan. Bakit sinasabi ni Paul ito? Sabi niya, alam niyo hanggang ngayon, while I'm writing this, marami pang living witnesses nakita nila ang risen Jesus. Kung meron kayong pag-aalinlangan, meron kayong tanong, puntahan nyo, buhay pa ang iba. Although, sa katandaan ng iba, ay umuna na sa atin. At nagpakita rin siya kay Santiago, meaning James, at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin. Bakit nagpakita si Jesus kay Pablo? Hindi naman siya kasama sa original 12. Tapos na ang lahat ng pagtuturo sa mga 12. Bakit nagpakita pang muli kay Pablo? When Jesus was already ascended to heaven. Kaya hindi na physical ang pagpapakita niya kay Pablo. Maaaring dahil sa period na yon in the church history, inaagaw na ng mga Judaizers ang Christianity. Pinipilit na ng mga conservative Jews who had become Christians na gawing Jew uli ang bagong-bagong silang na pagkakaunawa sa Diyos, yung Kristyanidad. Pinipilit na lang yung Hudyo ang mga Kristiyano. Kaya si Paul ang pinakamatapang at pinakamalinaw magturo against the rejudizing of Christianity. Maaring kaya nagpakita sa kanya, may nagaganap na sa church, ang aga-aga pa lang, nagbabackslide na sila into Judaism. Nagwawagi yung mga Judaizers sa Jerusalem at gusto nilang gapiin ang mga Gentile believers and turn them into Jews. Kaya si Pablo ang pinakamalinaw ang pagtuturo laban sa movement na ito to Judaize the Christians. Sa pagpapatuloy, verse 12, ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Bakit kumakalat ang balita na hindi mabubuhay ang mga mananampalataya? Kasi alam niyo yung mga Sadducees, isang sekta ng Judaism, hindi sila naniniwala sa life after death. Hindi sila naniniwala sa eternal life. At eto, pumapasok na sa mga Kristiyano mismo ang mga huwad na katuroan na ito, mga fake news. Kaya agad-agad sumulat itong concern na si Paul. Kung totoo yan, sa patuloy niya, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Sanya, kung totoong hindi mabubuhay ang mga mananampalataya, edi hindi rin nabuhay si Kristo. And the obvious argument is, nabuhay si Kristo, therefore, mabubuhay ang mga mananampalataya. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng ating pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Sayang ang pag-uniform ng mga Asheret yung Linggo kung hindi binuhay si Jesus. Sayang yung mga damit-damit ng mga choir. Sayang ang mga rehearsal. Sayang ang pag-aayos natin. Sayang ang pagpunta sa church. Sayang ang mga tithes and offerings. Sayang kung hindi binuhay si Jesus dahil mamamatay ka rin lang pala, so wag na lang. Pero dahil binuhay si Jesus, hindi sayang. Hindi sayang ang paninindigan, ang pagpapagod, ang pagbibigay sa gawain, at ang pagpapakabait. Kasi buhay si Jesus. Hindi lamang yan, lilitaw pa kung hindi binuhay si Jesus na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay mapapahamak or napahamak. Yun ang mangyayari kung hindi talaga binuhay si Jesus. So, sumunod lang pala sila sa patay, namatay sila, di patay-patay lahat. Sayang.
Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Sabi ko, ang effect sa inyo ni Jesus ay pang dito lang sa earthly life, kawawa tayong lahat. Biruin mo naman, nagsiserve tayo, nag-uubos tayo ng panahon sa pagsamba, sa paglilingkod, nagbibigay tayo ng ating time, talent, treasure, tinitimpi natin ang mga gusto nating gawing mali, nagpapakabait at nagpapakabuti tayo. Pagkatapos, hindi naman pala binuhay si Jesus, hindi, sayang lang ang lahat. But the argument goes backwards, na dahil si Jesus ay binuhay, walang sayang sa mga ginagawa natin para sa pagpapalawig, pagpalaganap, pagpapalago ng kaharian ni Jesus. Verse 20, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay. At ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay at mga mamamatay pa. So hindi kawawa ang mga believers, hindi lugi, hindi napahamak ang mga sumakabilang buhay na noon pa na nananalig kay Jesus. May kabuluhan ng pananampalataya, mayroong kabuluhan ng pangangaral sa pangalan ni Kristo dahil mabubuhay muli ang mga mananampalataya. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, meaning Adam, gayon naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao, meaning Jesus. So ang usapin na dito ni Paul is racial. The whole human race fell because their champion Adam fell. But in Jesus, the new champion of the people, humanity will rise again. Sapagkat kung paano namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Binaligtad ni Jesus ang tree of temptation, the tree of sin, sa garden. May tree sa garden dahil sa tree na yan, nagkaroon ng fall, nagkaroon ng sin, nagkaroon ng damnation. Binaligtad ni Jesus yon. Ginawa ni Jesus na tree of life, yung tree of sin and temptation. John 15:5, I am the vine. Hindi baging yan, puno ang mas magandang pananagalog dyan. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kita nyo kung paano biniligtad ni Jesus yung tree of temptation. Na pag kumain ka ng prutas doon, ikay mapapahamak. Ngayon, ginawa ni Jesus, sabi niya, ako na ang puno. At hindi lang kayo pumipitas-pitas, kayo na ang sanga. At hindi kayo pipitas ng prutas lang, kayo mismo ang mamumunga ng prutas. At ang pipitas ng inyong bunga, ang makikinig sa inyong aral, ang sasama sa inyong pag-akay, ang tatanggap ng inyong mga pagtuturo at pagmamahal, sila ay mabibiyayaan din. Dahil hindi na lang kayo ngayon eater and recipient of the fruit, kayo na mismo ang bearer of the fruit for many. Can you see the reversal of the failure that happened in the life of Adam and Eve? Now this is reversed in Jesus. Binaligtad ni Jesus ang ginawa ni Adan. Si Adan ay nabigo, si Jesus ay nagtagumpay. At binaligtad ni Jesus ang nangyari kay Adan. Si Adan ay namatay, si Jesus ay nabuhay. Sa pagpapatuloy ng Corinthians, subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Yan ang laging tanong ng marami, Pastor, pag nasa heaven na po ba tayo, anong pagkain araw-araw? Baka yun, yun naman ang yun, boring for eternity. Ano po kaya ang isusot ko? At yung tanong nila kay Jesus, yung naging maraming asawa dito sa lupa, sino ang asawa nila sa langit? Ang ginagawa kasi ng mga tao, inililipat lang yung buhay dito doon sa kabilang buhay na parang everything is the same, napalitan lang yung paligid. No. Hindi dapat pinoproblema yung mga problemang yan. May mga katawan, panglangit, at mayroon namang panlupa. So yung katawan natin yan, panglupa lang yan. Nag-aalala pa yung iba, paano ko yung mga implants ko, madadala ko po kaya yun sa eternity? O pag namatay po ba ako, babalik ako sa dating itsura ko bago ako nag-botox. Mga pinoproblema ng mga tao yan. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang inilibing ay mabubulok.
Ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Ano man ang kahulugan nun, hindi binusisi. Pero isa lang ang napakalaking overriding message, iba ka na pag bunyuhay kang muli matapos ang kamatayan ng iyong katawan. Huwag ka nang mag-alala na baka maiwan ang mga implant. Baka matanggal ang mga ikinabit mo pa naman ng mga dekorasyon sa iyong katawan dahil hindi na ganyan. Hindi man ganyan, hindi man binusisi ang description, isa lang ang nakakatiyak tayo. Yung inilibing na mahina, babangong malakas. Yung walang dangal ng inilibing, pilipilipit ang katawan, ang ayayat, nagkasakit, nahirapan, mutilated, sometimes murdered by other people, marangal ang pagbangon. Yun ang magiging pagkakaiba. Kung may katawang physical sa pagpapatuloy ng verses, mayroon ding katawang espiritual. So hindi yung katawan mo na yan na physical ang dadalin mo sa kabilang buhay, yung iyong spiritual body, which right now, nobody has any idea of kung ano yon. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan, si Jesus, ay espiritong nagbibigay buhay. So kung ang unang Adan ay binigyan ng buhay, itong huling Adan ay siya ang nagbibigay ng buhay. Ngunit, hindi nauna ang espiritual. Ang physical muna, bago ang espiritual. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan, si Jesus, ay mula sa langit. At kung siya nang galing, doon siya uuwi at doon niya tayo ipinaghahanda ng ating tahanan at makakapiling natin siya at ang Ama forever. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. So mula nung pinanaligan mo si Jesus, pinapasok mo siya sa iyong buhay, sa iyong puso, sa iyong espiritu, nakiisa ka sa kanya, naging dalawang tao ka na. Yung tao na galing sa lupa at yung tao na galing sa langit. At pag namatay ka, ang mamamatay ay yung galing sa lupa at yung galing sa langit ang mabubuhay na muli at siya ang babalik sa Diyos. Kung paanong tayo ay naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makibahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Hindi pwedeng ikaw na ikaw yung babangon. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay. Ngunit lahat tayo'y papaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. May dalawang pagtingin sa application ng katuruan na ito. Yung one corporate, one time, big time raising of all the dead at meron din namang individual. Kailan ka binubuhay na muli? Pag ba namatay ka, maghihintay ka pa na ang lahat ay mamatay at sabay-sabay buhayin? O pagkamatay na pagkamatay mo, individually ay binubuhay ka ng muli? Parehong tantalizing and promising ang alinman sa readings na yon. But there is only one thing clear. Basta't namatay ka at nakay Jesus ka, bubuhayin ka muli. Sabi ng iba, paano naman po kung pagkamatay ay yung pala, hihintayin ko pa yung pagbangon ng lahat ng sabay-sabay na namatay. Di, ang tagal-tagal naman po noon. Patay ka na nga, ba't ka matatagalan? Ikaw ba pag natulog, tapos 8 hours kang natulog? Habang natutulog ka ba, sabi mo, ang tagal naman, tulog pa ako, tagal naman, tulog pa ako. Kailan kaya ako gigising? Di ba pag gising mo sa umaga, ay,
akala ko kapipikit ko palang, umaga na pala, sarap ng tulog ko. Eh di ganun din yun, kung sakaling sabay-sabay pala ang pagbangon at natulog ka dyan ng 1,000 taon, eh, hindi mo naman alam eh, dahil tulog ka. Isang reading yun, kasi hindi talaga kinlarify. But I really love the second reading. Na individually, when you die, you are raised from your death by God. Kaya si Stephen, nung siya binabato, hindi pa nga siya namamatay. Nakita na niya si Jesus. Sabi niya, Jesus, receive my spirit. So pagkalagot ang kanyang hininga, nandun na siya kay Jesus. Napakasarap isipin. At napakaraming verses na nagpapatunay na yun ang mas tumpak at mas magandang kahulugan. Kasi sabi sa John 5:24, when you believe in Christ, you are moved from death to life. You will no longer die. At ang kausap, syempre, yung espiritu mo, hindi yung katawan mo. Because that body will die. Pero sabi sa spirit mo, you will not die. In fact, kung mahirap ang buhay, mabuti pa nga ay mamatay na yung katawan para yung espiritu mo makalaya na at mapunta ka na kay Jesus. Ay, naku, kahit po mahirap dito, saka na lang. Mas gusto ko pa rin dito. Which is natural, because this is the only life we know. Kaya kahit na pupunta ka lang sa Diyos pagkamatay, to die is gain, pero gusto mo pang mag-to-live is Christ. Because you don't know any other life at this moment, so you will cling to this kind of life as long as you can. And I think that is a God-given desire to live, because to live is to enjoy God's blessings. At sabi pa, pagpapatuloy, babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok, at ang mga kamata, at ang may kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? At ang sagot, wala. Inalis ni Jesus ang kamandag. Kung merong ahas na tumutok-tok-tok-tok kila Adanadeva, may kamandag siya, pinalitan na ni Jesus ang puno at siya na yung nandun. Kaya nga inihalin tulad siya doon sa ahas ni Moses na siya ngayon ang nandun sa tree. Nung panahon ni Moses, pag tinuklaw ka ng ahas number 1, titingin ka doon sa bronze ahas number 2 at ikaw ay gagaling at mabubuhay. At ngayon, tinutuklaw-tuklaw tayo ng ahas number 1 pero titingin ka sa ahas number 2, si Jesus, at tayo ay mabubuhay na muli. Hindi ko mo ahas bad. Remember, Diyos din ang lumikha ng ahas. Ha? At kahit si Jesus tinatawag na lion, kumisa't ginagamit yan for Satan, pero ginagamit din kay Jesus, Lion of Judah. So okay, natatakot sa mga words sa ahas, lion. Pag in-apply lalo kay Jesus, maganda ang meaning nun. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautosan. So sabi, alam niyo kung bakit kayo mamamatay? Dahil sa kautosan. Kasi hindi niyo nasusunod. Pero dahil tinanggal ni Jesus ang kautosan, tinupad niya ang lahat ng requirement nito in our behalf, at tinanggal na niya ang talab nito sa atin, hindi ko na mamamatay kasi wala lang kautosan eh. Yun ang ginawa ni Jesus. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagtagumpayan ni Jesus ang kautosan. Akala ng iba, pag sinabing binigyan ka na ni Jesus ng tagumpay, laban sa kasalanan. Ibig sabihin ay hindi ka na magkakasala, lagi kang mananalo, lahat ng temptation, talo mo, lahat ng mabuti lang ang gagawin mo, hindi ka nagagawa ng mali. Tapos sa totoong buhay, alam nyo namang hindi yun ang nangyayari. Kahit na Kristiyano ka, dasal ka ng dasal, serve ka ng serve talagang, natutokso ka pa rin pamisa-misa, nadadapa ka, nagkakamali ka. So lahat tuloy ng mga tao sabi ko, failure ako, kawawa naman ako, makaparusahan na naman ako ng Diyos. Kasi mali ang pagkaunawa natin doon sa tayo ay nagtagumpay na laban sa kasalanan. Hindi ibig sabihin, hindi ka na magkakasala. Ibig sabihin, in the legal courtroom of God, hindi ka na magkakasala kasi tinanggal na yung law. Bakit ka magiging lawbreaker kung wala ng law? Hindi ka magiging perfect in your action. You are made perfect by your incapacity to commit sin because there is no more law that makes you sinful.
At yun ang lalim ng kahulugan ng napagtagumpayan ang kasalanan. Yung iba kasi, born again ka na, Christian ka na, hindi ka na magkakasala, mawawala na ang desire mo maglaseng, magsigarilyo, mawawala na yung mga selfishness mo, mawawala na yung mga lust at kung ano-ano mo pa. Tapos alam mo naman sa totoong buhay, hindi naman, nandun pa rin. So you feel guilty for something you should not feel guilty about because you are taught wrongly and you think wrongly about what it means to be victorious over sin. Our victory over sin is not what we do or don't do. It is what Jesus had done. And when you believe in Jesus, what He has done applies to you. You become the beneficiary of His death and resurrection. That's why you are victorious over sin, not because you are sinless, but because Jesus and His blood makes you clean. Romans 8:1-2, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Jesus Christ, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Ito kasing si Paul, pag nagdi-discuss, mahirap sundan yung grammar niya. Pero isa lang ibig sabihin niya, hindi na kayo uusigin pa kasi pinalaya na kayo ni Jesus. Yung dating spirit of the law that applied to you, therefore you are condemned, is now replaced with the spirit of love of God through Jesus. So there is now no more condemnation for those who believe in Jesus, although in actual life, marami ka pa rin mga kabalbalan dyan at mga pagkakadapa at pagkakamali-mali. Pag nilitis ka ng Diyos, hindi yon ang ilalagay na Exhibit A para kapawalang sala. Ang ilalagay na Exhibit A ay ang kamatayan ni Jesus at ang pagkabuhay niyang muli. Therefore, covered ka. Yun ang sinasabing saved by faith. So, dahil dyan, alam natin ang nangyari kay Jesus. Alam natin ang nangyari sa mga believer. So ano ngayong dapat mangyari sa pamamagitan natin? Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Huwag kayong matinag ng prospect of death. Huwag kayong matinag sa prospect of death which is your own or the death of your loved ones because all believers will just reunite with Jesus. Huwag kayong matinag sa mga takot na ibinibigay ng buhay. Huwag kayong matinag sa mga momentary failures that sometimes happen in your own life because it is not your personal victory that will see you through the courtroom of God, but it is the victory of Jesus. Kaya pwede kang panatag, pwede kang pahinga, pwede kang relaxed. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ang conclusion. Okay, nabuhay si Jesus na muli. Bubuhayin ka rin. Hindi ka napaparusahan. Tumanggap ka na kung takot-takot ang pagpapala. O ano ngayon ang gagawin mo? Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyo hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. At ang paglilingkod na yan, bagamat maraming anyo, pinakamahalaga ito. Sabihin mo sa bawat taong kaya mong marating that the perfect work of Jesus when applied to him or to her will make him or her perfect in the eyes of God, not because he or she is perfect, but because Jesus can make you perfect in the eyes of God. Sabihin mo sa mga tao, Jesus is our Savior. Jesus is alive. And so you can live again. Yun ang pinakamahalagang paglilingkod. Maraming iba't ibang uri at anyo ang paglilingkod. Pero lahat, hindi lahat pwede sa choir, hindi lahat pwede sa teaching, hindi lahat pwede sa preaching, pero lahat tayo pwede magkwento sa ating mga nararating. Alam mo, yung mga paghihirap mo sa buhay, pagtitiis, para ka lang pumunta sa langit. Sinagot na yan ni Jesus. Manalig ka sa Kanya, pasakop ka sa Kanya, papasukin mo siya sa iyong buhay, at wala ka nang dapat alalahanin pag kinamatay kasi yung kamatayan niya ang ibibilang na kamatayan mo. At ang pagkabuhay niya muli ang pagkabuhay mo. So spread the news. This is the good news that you need not suffer because you are imperfect because Jesus already suffered for you and won for you. Kaya nating sabihin lahat yan sa iba-ibang language. Hindi mo kailangan maging eloquent or speaker. Hindi mo kailangan magsalita sa libu-libong tao. Kung may tatlo kang kakilala, sabihan mo. But lahat dapat marating. Sabi, magsikap kayo. Tumanggap kayo ng pagpapala. Dapat huwag niyo suluhin. Kailangan ipasa niyo yan.
At kung hindi ikaw ang preacher, hindi ikaw ang teacher, eh gumawa ka ng paraan para mo siya matulungan, mapagaan mo yung ginagawa niya, ikaw ang gumawa ng pwedeng iba para makakonsentrate siya sa pag-preach. Kung merong mga tao na ang trabaho nila ay ganito, tumugtog, hindi ka nakakatugtog, eh di pwede ka namang maglinis-linis ng mga gitara dyan, mag-assemble ng mga gamit, mag-maintain yan, tulong mo rin yon. Pag tumugtog siya, kabilang ka rin na tumugtog kasi kasama ka sa pag-aayos ng mga pangtugtog. Teamwork yan. Pero ang sabi, alam nyo, ang laki ng pagpapalang tinanggap nyo. Dapat magsikap kayo. Hindi para bayaran ng Diyos, kundi para marami pa rin tumanggap ng pagpapala na tinanggap nyo na. At sa inyong paglilingkod, sa inyong pagsisikap, sila man ay mararating ng balitang ito. Tulong-tulungan. So huwag nang matakot sa physical death. At kung tayo ay nakaranas mamatayan ng mahal sa buhay, huwag na magluksa. Nasa Panginoon, namimiss natin, natural, pero surrender to God. People that God already called to go home. Para lumuwag ang iyong dibdib. At para din makakonsentrate ka on going on with your life to make the most out of whatever is left in your earthly life. Rejoice because Jesus lives. And because Jesus lives, we are alive. John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my words and believes him who sent me has crossed over from death to life. Sino man ang makarinig ng aking mga pangaral at nananalig sa amang nagsugo sa akin ay tumawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan, hindi na niya mararanasang mamatay. Yung katawan mamamatay, pero yung espiritu hindi na. Can you imagine this? Jesus said, whoever hears will have eternal life. Tayo ang magsasalita para makarinig sila. Kayo ang magsasabi sa inyong mga kasama sa bahay, mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho, kasi kayo ang may access. Bahay nyo ang bubuksan nyo para magkaroon ng mga Bible study, ng mga sambahay, para yung mga kapitbahay nyo at mga kamag-anak na malapit doon, na hindi nyo madaladala sa church, eh doon na lang pupunta sa bahay nyo. Non-threatening, non-religious yung situation, they can come. Yun ang ating pananagutan. How can they hear without a preacher? At tayo yung preacher. At kung hindi ikaw yung actual technical preacher, you open your home, call a preacher or a teacher, and they will preach to your loved ones, to your friends, and through the preaching of this specific specialist, if you like to call that, you're also part of it because you're part of the team. Gaano karami pa sa mga mahal niyo sa buhay ang hindi pa nababalitaan, pwede naman pala silang hindi na parusahan sa kanilang mga kasalanan, hindi na sila husgahan pag namatay, kasi manalig sila kay Jesus, isuko nila ang kanilang buhay kay Jesus, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Gaano kahirap sabihin yun? Para pagkaitan natin ang marami nating kilala na hindi naman natin kinikibo. Kung minsan, nasa aeroplano ka, ilang oras ka nakaupo doon, yung bang katabi mo, kahit 3 sentences, na-sharean mo na. Minsan, nasa traffic ka, ang tagal-tagal, hindi ba ang gandang opportunity? Pero hindi mo kailangan may mic, tapos may buslo ka na ikot-ikot, hihingan mo pa ng donation yung mga tao doon, kaya ayaw tuloy makinig. But you have a mission. Every heart that has Jesus is a missionary. Every heart that doesn't have Jesus is a mission field. And there are many, many mission fields that only you can go to kasi kayo lang yung may access. Sasabihin niyo, bakit kaya nabubuhay pa ako? Namatay na yung mahal ko sa buhay tapos ako buhay pa? Kasi may assignment ka pa. Do your assignment. Magdala ka pa ng maraming tao sa paana ni Jesus. Turuan sila ng Jesusness. Hindi yung tuturuan mo sila, dadali mo sa isang religion, tapos kutakot-takot ang mga pahirap na naman ang gagawin sa kanila sa loob ng church na yon. Walang katapos ang mga donasyon, walang katapos ang do's and don'ts. Iko-condemn-condemn na naman sila every step of the way. Ba't pa nagka-Jesus? So si Jesus lang dapat ang dinadala, hindi yung mga religious regulations. The love of Jesus, the love of God through Jesus. That is why we are all still alive. We are missionaries. We celebrate the rising of the Lord from the dead. How about your loved ones? Will they rise from the dead? Kailangan nating seryosohin ang soul winning. We should go back to old-fashioned soul
winning. Zealous, energetic, loving, concerned, sharing of Jesus with everyone. Hear the Word of God, declare the Word of God, and that is how you celebrate the resurrection. Jesus already resurrected. We believers will resurrect. But how about those that have not heard of the good news yet? They too must resurrect. And their hearing depends on your speaking to them. Panginoon, turuan niyo po kami na hindi lang ipagpasalamat, ipagdiwang ang pagkabuhay na muli ng iyong anak na si Jesus, kundi ito'y bigyan ng praktikal na misyon sa aming buhay, na ipamalita, ibahagi sa marami, at nang sa gayon, lalong lumaganap ang paghahari mo, Ama, dito sa lupa, sa pamamagitan ng mga pusong isinusuko sa iyo, sa pamamagitan ng mga buhay na iniaalay sa iyo. Pagbulay-bulayan natin ito, habang ipinagdiriwang natin ang kahulugan that Jesus rose from the dead.